Hello everyone. Sa video na ito ay ipakikita ko sa inyo kung paano mag-preserve ng dahon ng sili. So panoorin na lang po ang video. Wash properly in cold water. Use your hands and mix it, and then transfer again in a cold water. Continue washing because there might be still some dust, so need to wash properly. And then drain the water, and while washing, you have to boil the water. So now this is the water that is already boiling, and then soak the young talbos ng sili and some leaves. And then pagkatapos, you have to mix it, stir. Don't overcook, just maybe only 30 seconds. Don't go over 1 minute, otherwise it's gonna be overcooked. After that, so now it's already half cooked, and then we have to transfer in cold water. Ayan. Why we have to transfer in a cold water? So that yung green ay magpermanente na green. Fresh na fresh lagi siyang tignan, lalo na pagka edinipros na. Okay, so the next step, ilagay natin dito sa yan nakalagay na, so, and then add extra water, cold water, and then we have to transfer on the other bowl. Now it's ready. Yan po, fresh na fresh, in a permanenteng green. Yan. All right. So the remaining sili tops and leaves need to wash again. Yeah, that's why we have to wash properly. And do the same thing what you have seen on the first step. And this young sili tops or leaves, not treated with any chemicals. Even organic chemicals, I don't use it. So we have to do the same thing on what we have, what I have did on the first step. Soak in boiling water. And mix it until it's gonna be half cooked. And this procedure, you can do the same thing on any other leafy green vegetables. Same procedure. So
That's it. That is a cold water. So we have to soak again on the cold water. See, look, it's if you soak in a cold water, it's a permanent grain. It looks very fresh when the time comes that you wanna defrost and cook tenola, so it's gonna be still green. Add extra water, and this is the last one. So while cooling down the second one, so ayan po, so this is already ready, so it has to be transferred again on the other bowl. This one also ready, so we have to transfer again on the cold water. Yung mga nakasamang bunga na yan ay ano yan, baby pa, so hindi pa maanghang po yan. Mayroong konti siguro na konting-konti lang ang anghang niya. So ayan po, binuhusan ng malamig na tubig, and then do the same thing what you have, what I have show it on the first and second step. Hey, look at that. I binabad mo sa cold water. It's still green. Fresh na fresh talaga. So now I have two bowls. So it's ready to pack in a ziplock. Ayan po. Ilalagay po natin sa ziplock. Depende na lang sa inyo kung gaano karami ang gusto nyong ilagay sa ziplock. Ayan. So, ganyan lang po. Ilalagay sa ziplock hanggang sa mailagay natin na lahat itong na-blanch na ito. Ang tawag po dyan, pagka pinapakuluan, ay blanch or blanching. Iba-blanch po natin ang mga dahon. As I said before, lahat ng klase ng leafy green vegetables pwede nating gawin sa ganito. Kahit na bunga ng sili, pwede rin nating gawin. Ayan, so pagka natapos na natin yan, di mayroon na tayong stock para sa winter. Kasi hindi ko na tinalbusan lahat kasi marami pang bunga na kasunod, hahabol pa yun. Akala ko nga mag-i-snow na, kinik ko ang weather, ay wala pang snow na darating. May time na mag-iinit pa. So ang weather, minsan maaraw, minsan iinit ng konti. Kaya sabi ko,
gugo lang pa yung mga bunga. So ayan po, naisilid na natin lahat sa ziplock. Yan, so mayroon tayong limang ziplock. So i-close natin na maigi. Ayan, ganyan lang po. I-slide lang yung ating fingers para mag-lock. And then, diretso doon sa bag. Ayan. Ayan, tapos na ang pagpapak sa ziplock. So, close na natin yung bag. Itali lang yung kanyang para pagka nilagay sa pressure, hindi magka watak-watak. And then, ito na. Ilalagay na po natin sa pressure. Iyan po yung mga dati ko nang na-i-pressure na mga talbos ng sili at kulitis. So, ayan po. Ayan. So, mayroon na tayong pang-stock na anytime pwede tayong magtinola sa cold weather. Kung nag-enjoy kayo sa aking video, ay huwag kalilimutang mag-like and comment. And if you are not updated yet, don't forget to click the notification bell para updated po kayo lagi sa susunod kong mga video. Bye-bye na po!